Balik po ang homepage, mga ka-homepage, sa pamamagitan ng Presidential Proclamation No. 553 na inisyu ni dating Pangulong Carlson Aquino, ay taon-taon pong ipinagdiriwang ang Earth Day sa ating bansa. Ngayon pong taon, nakafocus sa eco-governance na may temang Earth Day, Everyday, Everywhere, for Everyone, ang tema ng pagdiriwang. Kaugnay po nito, makakasama natin ngayong umaga ang Executive Director ng Earth Day Network Philippines Incorporated, si Mr. Voltaire Alferez. Good morning, Sir Voltaire. Ay isang makakalikasang umaga. Bakit nga po ba yearly o annually ang Earth Day na ipinagdiriwang po natin? Nagsimula ang celebration ng Earth Day noong 1970 at ito ay dahil sa kagustuhan na magkaroon ng isang araw na paggunita para sa pangangalaga ng kalikasan. Kasi nga, nagsimula ito sa Amerika, meron silang Independence Day, Halloween Day, at kung ano-ano pa. Minabuti nung mga organizer noong 1970 na magkaroon ng isang araw na nakatutok lamang para sa paggawa, pagkilos, para sa inang kalikasan. Kaya simula noon, taon-taon natin pinagdiriwang ang Earth Day, pero sa Pilipinas, medyo unique. Dahil hindi lang tayo Earth Day, Earth Month pa ang buong Abril. Earth Month. Yes, kaya ang mga activities po ng for the environment sa ating bansa ay hindi lang po April 22 kundi buong Abril. In fact, yung April 1 hanggang April 30 ay punong-puno na po ng iba't ibang activities nationwide. Apo, pero yung April 22 may isang special Opo, na activity. Siya pa rin po ang focal event, siyempre, dahil siya yung Earth Day celebration. Apo, ano po ba ang mga pangunahing problema sa kalikasan na ina-address ng pag-celebrate ng Earth Day? Well, ang ina-address talaga ng Earth Day ay yung kakulangan ng consciousness at yung malasakit ng tao sa kanyang kapaligiran. Kaya nga ang Earth Day nagsimula talaga siya bilang isang advocacy event. Hindi po siya nagkakaroon ng specific na action katulad ng Earth Hour na papatay ng ilaw. Sapagkat naniniwala ang organizers ng Earth Day na hindi lamang na kukuha ng isang maliit na aksyon. Kung maaaring malakihang aksyon ang gagawin, ay mas maigi hanggat ginagawa ang mga paggawang ito. Kaya nga, ang Earth Day rin, ang motto ay, Earth Day is every day. So, yung team nyo ngayon, medyo unique, ano? Uh-huh. Earth Day, every day, everywhere. For everyone. Nag-evolve po ito. This is a local theme. Kasi ang international theme ng Earth Day, Faces of Climate Change. Okay. Sa local theme kasi, naniniwala tayo na hindi lamang ang Earth Day pinagdiriwang ng local government, hindi lamang ito ginagawa ng organisasyon at business, kundi bawat isa ay pwedeng magdiriwang ng Earth Day in his or her own capacity. Simple lang po, for example, sa April 22, you will make it a point na hindi kayo gagamit ng plastic. O kaya ay magkakaroon kayo ng commitment sa April 22 na simula ngayon, magto-toothbrush ako every morning gamit ang baso. Aba, so, ibig sabihin pala nito, mga ka-homepage, sa April 22, para siyang New Year's Day na magkakaroon ng resolution, yung ating mga kababayan, parang New Year's resolution, siguro ito, Earth Day resolution, na beginning this day, I will do this for the Earth. Parang ganun. Parang ganun na din po. Iba-ibang expression, ika nga, ng celebration ang ginagawa. Yung iba parang resolution, yung iba naman pagtatapos, halimbawa, ng isang buong taong proyekto na nagagawa para sa ibang inang kalikasan. So, minsan pagtatapos siya, minsan pagsisimula. Ang Earth Day celebration, laging ang tumatatak sa isipan, lalong-lalo na ng mga kababayan natin, na hindi naman masyadong araw-araw nanonood ng balita. Opo. Eh, yung pagpatay nga ng ilaw, di ba? Yung Earth Hour. Yung Earth Hour po yun. Nung bang simula ng Earth Day hanggang ngayon, bukod dun sa pagpatay ng ilaw, ano pa ang na-achieve ng Earth Day? Okay. Yung Earth Hour, nagsimula yan, lang yan mga 10 taon na. Ang Earth Day, 40 years nang pinagdiriwang. Okay. No? At ang biggest success, kumbaga, nung Earth Day
celebration ay yung pagsulong ng kamalayan, hindi lamang sa individual, kundi sa political na level na pag-uusap noong environmental concern. At in fact, dahil po dun sa Earth Day celebration at movement na iyon, nabuo dahan-dahan yung mga environmental laws na ngayon kinukopya na sa iba't ibang bansa. At ganun din po dito sa ating bansa, sa katunayan, yung ating pong pag-uusap sa political na level ay humantong na po sa iba't ibang environmental laws na nagkaroon ang bansa dahil na rin sa movement na ito. At siguro, kabilang dito yung dito sa Quezon City, isa sa lungsod sa Pilipinas, na wala ng plastic sa... May plastic, pero kailangan mo magbayad kung ito ang gagamitin. Tama po yun. Nabanggit ninyo kanina, ano ba ang problema meron tayo sa Pilipinas in relation to the environment? Ay napakarami po, pero sa tingin ko, ang pinaka-immediate na nararamdaman ng bawat ng kapwa nating Pilipino ay itong problema ng basura. At tama po kayo na dahil sa movement na ito, dahil ang movement po na ito ay kinabibilangan ng local government, business, civil society, dahil po sa movement na ito, nagkaroon nitong mga ordinansa para magkaroon ng My Own Bag program na parang lahat ay dapat magkaroon ng sariling bag para mamalengke at para maiwasan na rin itong plastic. Oh, bagamat may mga sa panig naman ng mga tumututol, ang sabi nila, mas maraming puno naman ang napuputol kapag gumagawa tayo ng papel. Kaya nga po, bahagi yan ng proseso. Kasi isang proseso naman syempre ay pwede naman yung recycled paper. Pero ang mahalaga lang, ma-arrest natin agad yung laganap na paggamit ng plastic. At hindi lamang yung paggamit ng plastic ang problema. In fact, napakaliit na problema noon. Ang pinakamalaking problema ay hindi marunong pag-recycle, pag-dispose nitong plastic. Kasi kung iisipin, hindi okay siya naman talaga problema. Kung marunong lang tayo magtapon. Tama, parang pagkain lang po yan. Hindi problema ang pagkain. Pero pag... Yung wastong pagkain. Tama po. Pag masyadong malakas kumain, puro taba, di problema po talaga. Tama kayo. Napakagandang point. Sir, siguro invite our viewers para sa darating na Earth Day celebration. Ano ba maitutulong ng ating mga kababayan? Paano sila makapagpa-participate? Ang ating po celebration sa Earth Day ay araw-araw. Subalit sa April 22 po, inaanyayahan namin kayo makilahok sa ating lakad para sa kalikasan sa ganap na alas 6:30 ng umaga. Tayo po ay magtitipon-tipon sa Quezon Memorial Circle at iikot po tayo sa circle na yan at hahantong po tayo sa isang main event kung saan papakinggan natin ang ulat ukol sa estado ng kalikasan sa ating bansa. Ayan, maraming salamat po. Isang tanong na lang. Sige po. Ang Earth Day po ba, ang kulay niyan, blue? Totoo po yun. Kasi akala ko dati green eh. Hindi po. Ang kulay po ng Earth ay Earth Day ay blue. Dahil nagsimula rin po ito dahil sa space, when you look at the Earth, you don't see green. Ang nakikita po natin ay blue. Kaya nga, ang kulay, official color ng Earth Day ay blue. Ayun. Tama pala yung suot natin.